Kasaysayan ng Sigma Omega Beta Society. Ika-isa ng Nobyembre taong 1978, Araw ng Mga Banal. Isang Edgar Morales na taga Cavite ang na-stranded sa Pagadian City dahil hindi niya naabutan ang huling biyahe papuntang Zamboanga City. Naglibot siya sa lungsod kung saan wala siyang kakilala, sinusubukang maghanap ng matutuluyan para sa gabi. Sa kasamaang palad, habang naglilibot, nabiktima siya ng mandurukot. Ang maliit na halaga na mayroon siya ay ninakaw lahat kasama ang kanyang pitaka at ito ay labis na nag-aalala sa kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa City Plaza. Umupo siya malapit sa dambana ni Rizal habang nakaupo rin ang isang binata at halos sa tabi niya. Pumili ang binata ng mani sa dumaan na nagtitinda at inalok kay Edgar kaya nasimulan ang pakikipagkilala. Ang binata ay si Roy L. Kilamak na may edad na 16, isang second year high school student ng Holy Child Academy. Ikinwento ni Edgar kay Roy ang nangyari sa kanya kasama na ang dahilan kung bakit siya tumakas sa kanyang mga magulang. Nag-alok ng tulong si Roy sa pamamagitan ng pagpapatira sa kanya sa kanyang kaibigan, ang lugar ni Joy Martinez. Si Joy ay 19 na taong gulang na isang pangalawang taong mag-aaral sa kolehiyo. Ibinahagi ni na Roy at Joy ang car garden ng pagtulong kay Edgar. Ibinigay nila ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Naisip ng dalawa na makabubuting huwag nang tumuloy sa Zamboanga si Edgar. Sa halip, binigyan nila siya ng pera para magamit sa kanyang paglalakbay pauwi. Patid din ni Edgar ang kabaitan ni na Roy at Joy. Ang kamalayan na ito ang patuloy na kumikiliti sa kanya upang magpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Edgar na ang kanilang pagkakakilala sa kabaitan ay maaaring sa anyo ng fraternity at sorority. Ipinaliwanag ni Edgar ang bagay, at nagkasundo ang dalawa na magtatag ng fraternity at sorority bago siya umalis patungong Cavite. Ang pagbibigay ng pangalan sa organisasyon ang una nilang napag-usapan. Iminungkahi ni Roy ang pangalan na Sigma Omega Beta at nilagyan ito ng kahulugan bilang walang hanggang tulong lalo na sa mga estranghero. Idinagdag ni Roy na ang mga layunin sa Sigma Omega Beta ay dapat na pagkakapatiran, pagtulong sa mga estranghero, pagtulong sa pagpapaunlad ng mga mag-aaral at komunidad. Huling sumang-ayon ang dalawa at sinabi ni Joy na mahalaga ang initiation para formal na masimulan ang kanilang foundation. Kaya naisip nila ang mga bagay at pamamaraan sa pagsisimula. Iminungkahi ni Edgar ang pagbibinyag pagkatapos ang paghagupit gamit ang leather belt at ang psychological analysis ay dapat sundin sa kanilang premier na initiation. Sila ay nagbinyag, naghampas-hampas, at nag-psych sa isa't isa. Sa kanilang mga sarili, pinili nila si Roy bilang kanilang father founder at grandmaster, Edgar bilang ama ng fraternity, at Joy bilang ina ng sorority. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Edgar sa Cavite, nagpadala siya ng liham na nag-uulat ng 50 miyembro, habang 14 lang ang Pagadian noong panahong iyon. Dahil sa kahangahangang membership, napagkasundoan ang Cavite na maging Alpha Chapter.